Hello guys, today may bago na naman tayong pag-aaralan regarding about computer. So, itong problem na to, maybe it happens to you. Pwede mangyari sa inyo, sa mga PC nyo. Itong PC ko na to, ang problema niya ay hindi gumagana yung isang slot niya ng RAM. So, meron siyang dalawang slot. Yung isa lang ang gumagana. Pag nililipat ko yung RAM doon sa kabilang slot, hindi siya nabubukas. So, nagpa-power lang siya tapos namamatay. Then, tinry ko siyang subukang ilipat sa kabilang slot. Okay naman. Ngayon, pag sinalpangan ko silang dalawa ng parehas sila ng dalawang RAM, hindi siya tumutuloy kasi may problema nga doon sa RAM slot. So, yun ang pag-aaralan natin ngayon kasi may nakita ako sa YouTube na ginawa niya. Pinagana niya yung isang slot ng RAM. So, itatry natin yon kung mag-work din sa akin. Okay? So, let's go! Unit. It's Intel Core i5 3rd gen. Itong slot na to yung hindi gumagana. So yun yung sa isang side na yun na gumagana. So try muna natin na i-power on para makita natin yung problem ng PC. Okay? So on natin. Ayan. So, pa-power on na natin. Ayan. So, umikot na yung fan. Let's see dun sa monitor. Ayan. So, ayan siya. So, may display. Ayan na. Ngayon, ang gagawin natin ay ibayin natin ng konti. Para medyo magkaroon. Ang gagawin natin ngayon, patayin natin. Tapos, salpak natin dun sa isang RAM slot. Okay? Para makita natin yung problema. Okay. So, yan. Yan. Nandun na siya. Sa second slot ng RAM. Yan. So, ito. Galing siya doon sa una. Ito yung una na ito. Ayan. So, galing siya doon kanina sa una. Ayan. So, sinilagay natin siya sa pangalawa. Ngayon, try natin i-power. So, ayan. Umikot yung fan. Pero, try natin kung magkakaroon ng display. So yan. Walang display. Ayun. Namatay yung fan. Namatay. Tapos nag-on ulit. Yan. Pero, wala pa rin siyang display. So mamamatay ulit yan. So yan na, namatay na ulit. Okay. So ngayon, gagawin natin ngayon yung i-re-repair natin siya ngayon using so wala talaga yan. Pabalik-balik using this. Okay, ayan, using this multi-purpose electronic contact cleaner. Mabibili mo to sa mga auto supply. It's around 120 pesos. It's not conductive, so pwede mo siya talagang spray sa buong board. Na hindi ka mag-worry na ano, na mag-short circuit siya. Kasi doon talaga yung purpose niya. Paninis talaga siya ng mga ng electronic parts. So yun. So pagka-spray natin, patutuyuin natin, and then tatest natin yung RAM slot kung gagana. So ang gagawin natin ay
yun nga, sabi na ganun, babaklasin tong, tabi mo natin, babaklasin natin tong CPU niya, tapos ilinisin natin yung contacts dun sa loob. Although hindi naman siya nagagalaw, pero baka nagkaroon ng tawag doon, para mga molds ganun. So parang nabablock yung ano niya, contact niya doon sa system unit. So yun gagawin natin, okay? Para lang sigurado tayo. Always take precautions. And also the battery. The CMOS battery. So, ngayon, tanggalin na natin yung CPU pan muna. Okay pa naman yung ano niya, thermal paste, oh, basa pa. So, punasan natin yung CPU. Yung processor. Okay. So, yun. Yun nga pinagat ako, napaka-imposible naman na magkaroon ng problema dito kasi hindi naman siya nagagalaw. Pero based nga dun sa sa napanood ko, na possible din daw talaga na talagang ma-block yung contact niya. Pero layo, no? CPU, tapos RAM ang problema, slot ng RAM. Pero yun nga, i-spray na natin. Na-sprayan ko na kasi yung RAM slot niya. Isprayan ko siya ng contact cleaner, pero ganun pa rin, hindi talaga siya gumagana. Kaya try natin yung ginawa. So ayan, so baklasin natin ngayon yung tanggalin na natin ito. So baklasin natin ngayon yung CPU. So make sure lang guys, pag nagbaklas kayo ng CPU, make sure na tandaan nyo yung markings niya. Although meron siya mga ano diyan, markings na iba. Like this one, may mga kurbada siya doon, ayan oh. Sa CPU, ayan. So malabo ka rin ng kamali diyan. Ingatan mo lang na ito, ayan oh. So try natin ngayon i-sprayan yon yung mga pins na yon. Try natin i-sprayan tong pin na to. Then patuyin natin. Okay, spray natin yan using this contact cleaner. Okay. Subukan natin ma-repair. Isa tapon natin. So ayan.
patutuin natin sa blower. Kuha tayo ng blower. Okay. Okay, so nakuha na tayo ng blower. So I preferred this kind of method ng pagpapatuyo compared sa pupunasan kasi may ibang pang particles dun sa board eh. So prepared ko na i-blower na lang siya. So ito, spray na rin natin yung CPU. Okay. Medyo malamit siya sa balat. Malamit siya sa balat. Buwan na rin natin. Balik na natin yung CPU. Yung proseso. Okay. So make sure guys, tama yung paglalagay nyo ng CPU. Yan. Okay. Then, so mamaya natin lalagay yung fan niya. Try na lang natin muna siya kung magbubot na siya. Kung gagana na yung isang ramstock, which is yun yung concern natin. So yan, tapos na natin linisin. So try muna natin kung gagana muna siya dun sa isang ramstock na ayos. Kasi tinanggal natin yung CPU. Then, syempre, tatry muna natin kung okay siya. So doon muna kinabit yung RAM dun sa maayos na ramstock. So, boot muna natin. Ayan, lumpit na siya. Okay, so working.
Ngayon, tatry na natin sa tatry na natin si Rang Run Slot. Okay. So, nandun na siya sa pangalawa. Yun. Yun. Ayun. Ayun na. So, nagkaroon na. So, okay na siya. Ngayon, ayun na. Kung makikita nyo, nakasalpak na siya ron sa may problem nating RAM slot. Okay? So, ayun na siya. Ayun. Meron na. Okay. Ngayon, tatry natin na lagyan siya ng dalawang RAM. Dapat magano siya. Dapat magpumput siya. Okay. Dating sa pangaram. So, yun, makikita nyo, dalawa na yung RAM na nakalagay. RAM 1, RAM 2, okay? So, power natin siya. Natin kung magbubot siya. So okay, ayan. So ayan na siya, yung dalawa RAM 1 tsaka RAM 2. So ayan na siya, nagboot na siya. Ayan. Okay. So, okay, it's working. Yung ginawa nating troubleshoot. Galing, galing, galing. Nakala ko imposible na mabuhay ito eh. So, patayin natin ha. Okay. So, yun. Success yung troubleshooting natin using the method na nakita ko sa YouTube. Kasi itong mga to minsan pag ano hindi na napagana, wala na. Isang slot na lang gagamitin mo. Sayang naman eh kung 4 gig lang 'yon, gusto mo gawing 8 gig, di ba? Para hindi mabitin yung ano yung gagamit. Kaysa maging junk siya, so yan, naayos natin. Kaya yung kung meron ka man dyan mga board na ganyan, is huwag ka mawala ng pag-asa. May pag-asa pa yan using the contact cleaner and the vacuum. Gago! Magkaroon pa ng pag-asa yung RAM slot na muna, mabuhay pa. Okay? So, good. Success and thank you for your...